Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli, ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Ito ang inyong Tia Deli. Hi, Chan. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Raindrops, they keep falling. So, ang suswerte naman ng mga taga Quezon City at Marikina at Rizal. Umabot sa antipolo lang kayo. Abot ba ng antipolo? Yeah. Umulan ng basa. Wow, matagal ba? Nabitin pa nga yung nanay ko. Ah, ganun ba? Sabi niya, no ba yan? 30 minutes lang? Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deyo Makalma. Ako naman, Feya Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Lunes. At 13 ng buwan ng Mayo. Big time oil price rollback bukas. 2 piso ang tapyas presyo sa gasolina. At 50 centavos naman sa diesel. Nakakalungkot naman itong balita ko, Lakay. Pilipinas! Bakit? Top 1 sa importasyon ng bigas sa buong mundo, ayon yan sa USDA. Samantala, asukal, posibleng angkat ng Pilipinas. Target mag-import ng 200,000 metric tons ayon sa Sugar Regulatory Administration. Epekto ng El Nino, humihina na, posibleng matapos sa buwan ng Hunyo, ayon yan sa PAGASA. Tagal pumasok yung bagyo, ano ha? Malacanang nagipagsanib persa sa Google, TikTok at Meta kontra fake news. Pangulong BBM, negatibo sa cocaine test noong 2021, ayon niya sa St. Luke's drug analyst. Dating PIDEA agent Jonathan Morales, tinawag na congenital liar ni Senator Jinggoy Estrada. Dating House Speaker Alvarez namumurong patawan ng 6 na kaparusahan ng kamara. 7 preso naman sa PIDEA in detention jail. Abay, tumakas. Hala. Tumakas mo, pinatakas. Ha? Abay, hinahunting daw ngayon ng tracker team. Abay, yung mga natakasan dyan na gwardiya sa PIDEA, sila ay palit sa kulungan. Palit ulo pala. Ayan, magandang palit ulo. Ayan. Mga Pinoy sa Indonesia, inaalam kong tiyak na ligtas sa malawakang pagbaha, ayon yan sa DMW. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, good news muna tayo mga kuya sa mga drivers, mga motorista, ha? Abay, maganda hapon sa mga taxi drivers, angkas, grab drivers. Magkakaroon muli mga kuya ng bawas sa presyo sa mga petroleum products bukas sa May 14. Batay sa anunsyo ng mga oil companies, 2 piso ang bawas kada litro ng gasolina. Habang 50 centavos naman ang ibabawas sa bawat litro ng diesel. Maging ang kerosene mga misis ay may bawas presyo din na 85 centavos kada litro. Ang paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ay nakadepende raw sa galaw ng pandaigdigang merkado.
Samantala, nangunguna pa rin ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa pag-aangkat ng bigas sa 2025. Batay ito sa pag-aaral ng United States Department of Agriculture kung saan ang pag-import ng bigas ng Pilipinas ay inaasahang tataas pa sa darating na taon kaysa sa inaasahang 4.1 million metric tons ngayong 2024. Mas mataas ito ng 5.1% kumpara sa 3.9 million metric tons na naiangkat ng Pilipinas noong 2023. Ayon sa USDA, itutulak ito ng lumulobong populasyon ng Pilipinas at lumalagong lokal na turismo. Sa kapareha sa pag-aaral, nakikita naman ng USDA na magmumula sa Vietnam ang pinakamaraming aangkating bigas ng bansa. Samantala, posibleng payagang muli ng Regulatory Administration o Sugar Regulatory Administration SRA ang pag-aangkat na asukal sa mga susunod na buwan. Ito'y matapos sa burbahan ng Pangulong Bongbong Marcos para matiyak ang sapat na buffer stock ng asukal sa bansa. Ayon naman kay SRA Administrator Pablo Ascuna, nasa 185,000 hanggang 200,000 metric tons ang binabalak na bilhin i-import batay sa direktiba ng Pangulo. Tinatayang darating ang mga imported na asukal sa buwan ng Hulyo hanggang Agosto bago magsimula ang milling season. Pero nilino ng SRA na itutulak lang ng sugar ang sugar importation kung magpapatuloy ang pagtaas ng demand at kung bababa ang supply ng asukal sa loob ng 3 buwan. Magandang balita dahil humihina na ang epekto ng El Nino sa Pilipinas. Ayon sa PAGASA, nasa weak El Nino stage na ang naturang weather phenomenon sa bansa at inaasahang matatapos na ito sa darating na Hunyo. Ibig sabihin nito ay magiging normal o neutral nang muli ang temperatura pero giit ng State Weather Bureau asahan pa rin ang delay sa epekto ng El Nino. Maaring magtagal pa umano ang panakanakang pag-ulan na nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa susunod na buwan. Samantala, tinatayang pinakamataas na naramdaman ang heat index sa bayan ng Aparik, Cagayan. Ngayong araw ng Lunes na aabot o umabot ng 47 degrees Celsius. Abay, kumusta ti panahon dita apo Kuyang Joe Chua, ha? Kuyang Wilson Rodriguez. Batay sa forecast ng PAGASA, sumunod dito na mainit ang panahon. Kasama pa rin sa top notcher ang Dagupan City, Pangasinan. Hindi ba na heat stroke ang mga bangos dyan, Mayor Belen Fernandez? Kasama rin ang Tuguegarao City, Cagayan, Rojas City, Capiz, Gian, Eastern Samar na inaasahan kanina ay nakaranas ng 46 degrees Celsius na heat index. Bukod dito ay posible rin tumama sa 31 pang lugar ang delikadong level ng damang init na maglalaro ng 42 hanggang 45 degrees Celsius. Iniulat ng PAGASA kahapon na sa Aparik, Cagayan din, naranasan ang pinakamataas pa ring heat index na umabot sa 49 degrees Celsius. Pero dito sa Metro Manila, yan na ba yan? Di lakay eh. Kuryente to. Akin na nga yung report ni Miss Aria kanina, ha? Yung mga lugar sa Metro Manila na inulan at mga karatig probinsya. Muli namang inilagay sa yellow alert status ang Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, inilagay sa yellow alert ang Luzon Grid simula alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon at muling ibabalik sa naturang alert status ng alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Sa datos ng NGCP, 5 planta ang bumigay sa pagitan ng Enero hanggang Marso 2024 at 10 naman sa pagitan ng Abril at Mayo. Samantala, nakipagsanib persa ang Malacanang sa Meta, Google at TikTok
para labanan ang paglaganap ng fake news. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary for Digital Media Services, Emerald Ridao, kailangan matuldukan na ang misinformation at disinformation sa internet. Sa ginanap na Tech Talk, sinabi ni Yusek Ridao na malinaw na lumalaganap ang mga paninira sa gobyerno at mga opisyal ng administrasyon, kaya kailangan niya ang magtulungan para labanan ang pagkalat ng fake news. Kinalakay din ng social media companies ang strategy kung paano mapapalakas ang digital defenses, at naglatag na rin ng mga pananaw upang mapigil ang mga fake news. Negatibo sa cocaine test si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isinagawa noong November 2024. Ito ang kinumpirma ni Jerisa Reyes, drug analyst ng St. Luke's Medical Center Global City, na pumirma sa naturang drug test report sa nagpapatuloy na Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa PIDEA leak. Sinabi ni Reyes na base sa kanilang analysis, may lumabas na line sa drug test kit na palatandaan na negative ang resulta. Matatanda ang November 2021, nagsumite ng kanyang negative cocaine test sa law enforcement agencies ang noon ay presidential aspirant na si Marcos Jr. Samantala, kinwestiyon ni Senator Jinggo Estrada ang patuloy na pagsalang kay dating PIDEA agent Jonathan Morales sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa issue ng PIDEA leaks. Ito'y matapos mabunyag ang patong-patong na mga kaso ni Morales tulad ng pagtatanim ng mga ebidensya, kasong estafa, extortion at false testimony. Ayon kay Estrada, hindi dapat gawing testigo sa pagdinig si Morales na tinawag nitong congenital liar o likas na sinungaling. Narito si Senator Jinggoy. Desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatiga ng Korte Suprema noong January 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Todo tanggol naman si Senator Ronald Bato de la Rosa kung bakit pinayagan niyang humarap si Morales sa hearing, at ang katwiran ng senador ay kahit pinakamasamang tao ay maaari rin daw magsabi pa ng katotohanan. Narito naman si Senator Bato de la Rosa. Siya ang pinakamasamang tao sa buong mundo, sa balat ng mundo. Still, I believe that he has still his own piece of truth. Hindi naman ibig sabihin na pinakamasamang tao yan. Hindi na natin pakipaniwalaan. How unfair can we be to the people kung hindi natin siya paniwalaan? Samantala, hanggang ngayon wala pang naisusumiting paliwanag sa House Ethics Committee si dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Acobicol Representative Jill Bongalon, Vice Chairman ng Komite, magtatapos na sa Webes ang ibinigay nilang palugit na 10 araw para ipaliwanag ni Alvarez ang kanyang panig. Nitong nakalipas na Mayo 7, nang sabihan ng House Ethics Committee si Alvarez na sagutin ang reklamo labon sa kanya. Sabi naman ni Bongalon, 6 na penalties ang tinitingnan ng komite na pwedeng kaharapin ni Alvarez. Ito ay reprimand, censure, suspension ng 60 araw, expulsion sa kamara, at iba pang penalty na pwedeng ipataw ng komite. Babalikan natin na lang pang detalya na ating mga balita. Abay, 7 preso sa PIDEA detention na jail. Abay, nakatakas. Paano nangyari? Nakatakas o pinatakas? Dami nun lang, kaya 7. 7, ha? Samantala, abay, planong reclamation ng China ulit sa West Philippines sa tulad ng Sandy Cay at Escoda Shoal malapit sa Palawan. Abay, napigilan doon ng Philippine Coast Guard. Aba, congratulations!
ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee ng Toyota Alabang, Mr. Michael is my guy. Oras sa Mr. Archie Oisi Chan, alas 4:26. Parang siya pogi, abot na hanggang monumento yan ah. RH Break Time. Oras sa Bishop Efraim Pautagana, alas 4:36, at balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Pero teka muna, yung may mga itinatagong dollar dyan, good news sa inyo. Magkano lakay? Abay, bumagsak na naman halaga ng piso, mataas ang palitan sa dollar. Sabi nating business correspondent na Mr. Michael is my guy, nagsara sa palitan ng 57 pesos and 86 centavos. Wow! Wow. Samantalang last Friday, 57.42. Ba, laki ng tinaas ha? Almost 40 centavos. Mukhang abot to ng 58 ha? Samantala, happy birthday muna kay dating senador, dating secretary Mar Rojas. Binabati ni Pepe and Pilar. Ayan. At of course, Maring Kuring. Ayan, kumusta na Maring Kuring, ha? At happy birthday din. Belated happy birthday kay dating Finance Secretary Ben Gigolo Jokno. At happy birthday din kay, birthday pala ni Mayora, ha? Mayora Marilu. Mayora ba siya? Ayan. Kay Marilu Villamayor Fuentes ng Angono Rizal. Ah, hindi pala. Si Mayora pala ang buwabati sa kanya. Ang kanyang pinsan na si Mayora Jeremy Calderon ng Angono Rizal. At speak of Mayor, di ba't hindi natin happy birthday si dating Mayor Mon Ilagan ng Cainta Rizal. At para sa mga taga Court of Appeals, ayan, baka hindi po ninyo alam, birthday din po ni Associate Justice Ramon Bauto. Ayan. At si Aling Antonia Nang, binabati ni Kuyang Felix Ko at Helen Nang. At happy birthday din kay Dr. Alan Racho at Felix Malapitan, Manny Castañeda ng Shell, at Kuyang Jaime de la Rosa. Sa ating mga balita, napigilan ng Philippine Coast Guard ang ginagawang small-scale reclamation ng China sa Sandy Cay at Escoda Shoal sa bahagi ng West Philippines na malapit lamang sa Palawan. Ito ang sinabi ni spokesperson for the West of Philippines, si Commodore J. Tarriela. Babuti naman, ha? Kasunod ng pinaigting nilang pagbabantay sa pagtatambak ng China ng durog na coral sa lugar. Naku, Commodore Tarriela, ha? Siguro bantayin din natin yung mga barko-barko na nagsasakay ng mga lupa galing dito sa Pilipinas, ha? Ayan. Panambak lakay? Oh, panambak. Yung mga tinibag nila mga bundok. Ayan. Ayon kay Tarriela, ito ay kasunod ng pinaigting nilang pagbabantay sa pagtatabak ng China ng durog na coral sa lugar. Napagalamang hindi na nadagdagan ang mga itinambak sa paligid ng Escoda Shoal at Sandy Cay sa kanilang pag-inspeksyon sa ilalim ng karagatan. Sa kabila nito ay palaisipan pa rin sa kanila kung paano nagagawa ng China ang pagtatambak ng mga durog na patay na coral sa lugar. Nabatid na noong April 18 pa, idineploy ang BRP Teresa Magbana sa lugar kung saan nakita naman ang 44 na Chinese vessels na kanilang namataan sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, hindi magpapasindak sa China ang ating ito coalition na magsasagawa ng civilian mission sa Baho de Masinloc sa ikalawang pagkakataon. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, sinabi nito na hindi na sila nagulat sa pagdagsa ng Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Ito ang naging tugon ni David matapos iulat ng independent maritime expert na si Ray Powell na magde-deploy umano ng pinakamalaking puwersa ang China sa lugar simula bukas. Sabi pa ni
David, patunay lang ito na pangailangang igiit ang civilian presensya sa exclusive economic zone ng bansa kontra sa militarisasyon ng China. Standby sa mga reports. Ano ang latest sa Senado, Raymond? Anyari sa bangayan ni Senator Bato at Senator Jinggoy. At standby man ang Milky. Ano na ang latest naman niya sa Kamara de Representantes? Sa issue naman ng pag-amyenda sa rice tarification law. At magpapadala ng malaking pwersa ang China upang subukang pigilan na ay kalawang civilian mission ng atin ito coalition. Ito ang nakikita naman ng independent maritime expert na si Rhea Powell batay sa monitoring ng Guardian Nata Center for National Security Innovation ng Stanford University. Standby leta, Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Ayon kay Powell, hindi baba sa 4 na China Coast Guard at 26 na malalaking maritime militia ang maaring maispatan sa paligid ng Baudi Masinloc bukas. Ito ay para pigilan magkaroon ng blockade ang China sa Scarborough Shoal mula nang magsimulang magbantay ang Coast Guard. At nagbabala naman ang Overseas Workers Welfare Administration sa publiko laban naman sa mga gumagamit ng pangalan at opisyal na mga larawan ng ahensya para sa lending scam. Sa social media post ng OWA, makita ang isang screenshot ng Facebook account na may pangalang Rochelle Mylon na gumagamit ng logo ng ahensya na nag-alok ng emergency loan. Sinabi ng OWA na walang kaugnayan sa kanilang regional o central office ang nasabing account at lalong hindi sila nag-aalok ng loan. Ingat po ha, ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang mga manluloko ha, scammer. Abay, di ba nabisto na yung kunyari may padala ka? Ayan, ayan lakay. May tatanggapin kang package sa post office. Mm-hmm. Ayan, kung wala naman kayo inaasahan, inaabangan, mm-hmm, huwag niyong sasagutin, baka madali kayo ha? Huwag yun ang paghari mo nanan. Yes, scammer po yan. Correct. Samantalang wala pang natatanggap na ulat ang Department of Migrant Workers hinggil sa mga nasaktan o naapektuhang Pilipino sa malawakang pagbaha sa Western Sumatra. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Migrant Workers Office sa Philippine Embassy sa Jakarta, Indonesia para sa monitoring ng kalagayan ng mga Pilipino sa naturang lugar. Ito'y matapos umabot sa 37 ang naitatalang patay ng otoridad sa matinding flash flood at mudslide na dumali sa Indonesia nitong weekend. Ayon sa Indonesian government, hindi pa rin matukoy ang bilang ng mga hinahanap matapos ang cold lava flow mula sa bulkang Umapaw, epekto ng ilang oras sa namalakas na pag-ulan. Nabatid na hardest hit ng kalamidad ang Agam at Tana Datar districts malapit sa Padang sa Western Sumatra. Samantala sa ating mga reports, unahin natin ang latest sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagpaalala sa mabagong promote na general. Tungkol sa kanilang professionalism at pagiging tapat sa ating konstitusyon. Ilang general ba ang nanumpa kanina at na-promote dyan sa pre-remote dyan sa Malacanang, Miss Let? Aris 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Miss Let, let it be me. Habang wala si Let, dumako tayo sa Kamara, Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio. Posible rin ipatawag sa Kamara sa planong ibalik muli sa June to Mars ang school year ng mga mag-aaral. Aris number 12, Milky Regional, please come in, Milky. Awan. Aba. Oy, Jackie. Oh, Jackie Onassis. Ang nari sa mga reports. Basa.
Ito, agad na ngang nagpadala ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 9 ng binuong tracker team para lambatin ang nakatakas na 7 preso sa PDEA Detention Jail sa Zamboanga City kaninang alas 2:45 ng madaling araw. Sa investigasyon, nakatakas sa pamamagitan ng butas sa kisame ng detention facility sa Upper Calarian, Zamboanga City ang mga preso. Nagulat na lamang ang nakatalagang prison guard nang makita ang nag-iisa na lamang ang presong nasa loob kaninang umaga. Ang 7 pugante ay kabilang sa mga suspect na nahulihan ng 21 kilong shabu na nagkakahalaga ng 145.5 million pesos noong Mayo at 3. Hanggang sa ngayon ay wala pang natatagpo ang isa man lang sa mga naturang tumakas na bilanggo mula PDEA. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Nako. Tangkang hacking sa PNP Logistics Data Information and Management System. Abay, iniimbestigahan. Eh, imbestigahan kasi yung mga pugo dyan sa paligid ng mga military camps. Samantala, credibility ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Malalagay daw sa alanganin kung patuloy na pinaniniwalaan ang dating PDEA agent na si Jonathan Morales. At may higit 34 million pesos ng basura na kolekta sa 4 pagpapatupad ng karinisang program ng DILG. Heart Evangelista. Uy, nakunan muli. Bakit? Sadyan lakay. Ano ba magandang pampakapit? Ayan. Actually, parang may mga ini-inject talaga lakay. Meron akong kaibigan na ganyan din siya, multiple miscarriages. Tapos may in-inject sa kanya. Ginamot yung sinapupunan niya. Ayun, nakabuo naman 2. Dapat malaman ito ni Heart at Senator Cheese. Correct. Oras, Miss Thea. Ganap ng alas 4:45. Nakita na yung ulan. Andyan sa Paranaque. Mukhang pabiyahin na pupunta rito, lakay. Oo, andyan sa sukat Paranaque. Ha? Ayan. Abay, may kasapang kulog. Aba. Pambirang kulog ito. Ha? Ayan. May sound effects, lakay. Ano? May sound effects. Ayan, kanina nagpakita rin sa Quezon City at Marikina at Antipolo. Ha? Lakay. Patulad dito sa Pasay. Ayan. Yung bang ulan na yan, abot kayo hanggang Pasay, Mr. Romel Cabanela Paricoy. Ha? Muntinlupa, Las Piñas at Cavite. Samantala, hatawin natin ang... meron daw hailstorm sa Quezon City. Ha? Aba, kakaiba ano. Ha? Pwede ba panghalo-halo yon? Madi! Hatawin natin ang mga report sa Pangulong Marcos. Nagpaalala sa mga bagong promote na general sa pagiging profesionalismo at pagiging tapat sa konstitusyon. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Miss Thea, magsilbing inspirasyon sa mga nasa baba. Iyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong promote na general at flag officers sa kanyang talumpati sa oath-taking ceremony sa Malacanang. Sinabi ng Pangulo na bilang senior officers ng armed forces, dapat magsilbing inspirasyon ang mga ito sa pagtupad ng kanilang tungkulin ng may dedikasyon, profesionalismo at integridad na nararapat tularan. Umaasa si Pangulong Marcos na hanggang sa huli ay magiging tapat ang mga opisyal sa kanilang sinumpaang tungkulin, may paggalang sa uniforme at paninindigan sa karangalang kanilang nakamit sa pagseserbisyo. Bilin pa ng Commander-in-Chief sa mga ito, panatilihin ang prinsipyo ng pagiging makabayan, maging profesional, sumunod sa utos, at maging tapat sa konstitusyon at sa bayan. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Malaki ang inyong katungkulan na gagampanin pa. Mabigat pa ang mga gawain nag-aantay sa inyo. Marami pa tayong misyon na harapin at higit sa lahat. Malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan na ating pinaglilingkuran at ng republika na ating pinagtatanggol at minamahal. Huwag natin silang biguin. Yan ang kapalit ng bago ninyong rangko. Yan ang sukli sa kanilang pananalig sa inyo.
Kung narito may ugong ng umano'y destabilisasyon laban sa administrasyon na itinanggi naman ni Pangulong Marcos. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lep Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Abay, abot na hanggang Cavite ang ulan. Aba, wow. Naiwaras na lakay. Sabi ni Kagawad Ferdy Vergara dito sa Imus, Cavite, malakas din na ulan lakay. Ba? Sige, magsalo ka agad ng tubig. Ilabas ang balit at matimba dyan. Vice President at Education Secretary Sara Duterte posibleng ipatawag sa Kamara sa planong ibalik muli sa June to March ang school year ng mga mag-aaral. I-detalye mo RH12 Milky Riganan. Marang Milky. Teya at lakay, gusto kasing marinig ng Kamara kung ano ba ang mga programa ng Department of Education sa planong ibalik muli sa June to March ang school year o pasukan ng mga mag-aaral. Sa hearing ng House Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Pasig Representative Roman Romulo, pinuna ng mga kongresista sa kawalan ng koordinasyon ng DepEd. Sa ilang ahensya ng gobyerno, kabilang na dito ang Commission on Higher Education. Reklamo ni Marikina Representative Stella Kimbo, Vice Chair ng Committee, tuwing may mga hearing na lamang dito sa Kamara, mga representative lang ang pinadadalo pero walang mga matataas opisyal ng mga ahensya. Paliwanag pa ni Kimbo, dapat marinig ang konkretong plano ng DepEd. Lalo at dahilan ng mga class suspension sa ngayon ay ang sobrang init ng panahon bukod sa iba pang mga issue sa ating edukasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo. In practice, ang nangyayari kasi is dito sa Kongreso, nagko-coordinate in this way. Napupunta yung burden po sa Kongreso in this very difficult process. Difficult because as we can see, magpapatawag po tayo ng hearing, dadating po ang resource persons, hindi handa. Paulit-ulit po. So ganito kahirap yung pag-coordinate. Sa panig naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, lagi na lamang hindi nasasagot ng mga representative ng DepEd ang mga tanong sa hearing, kaya makabubuti na ang kalihim na mismo ng Department of Education ang paharapin sa committee hearing. Bukod sa DepEd, gustong paharapin din ang mga opisyal ng CHED, TESDA at ang DOLE. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Ang baba pati sa Dasmariñas sa Cavite, umulan din. Pero saglit lang. Hindi mo lumabot ng 30 minutes. Nakalamang sa Antipolo lang kaya. Cabanela, at least sa inyo, 30 minutes. Samantala, credibility ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Malagay sa alanganin kung patuloy na pakihinggan at paniniwalaan ang dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, Misteria, nagpahaling ng pangamba si Senator Jingo Estrada na posibleng maapektuhan ang credibility ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kung patuloy na pakikinggan at paniniwalaan si dating PIDEA agent Jonathan Morales. Ayon kay Estrada, pahawang imahinasyon lamang at kasinungalingan ang naririnig kay Morales dahil wala man lang itong naipakikitang ebidensya bilang patunay sa kanyang testimonya. Sinigundahan ito ni dating PIDEA Chief Dionisio Santiago na si Morales ay mahilig manira sa mga opisyal ng ahensya. Kaya't ang tawag sa kanya ng mga kapwa-ahente sa PIDEA ay Professional STL o Storytelling Liar. Nagbigay katiyaka naman si Senator De La Rosa na magiging patas ang kanyang investigasyon at pakikinggan ang lahat ng mga testimonya. Narito ang bahagi ng pananalita ni Senador Jingoy Estrada. If we continue to listen to the imagination or the alibis of this witness, it might, don't get me wrong, Mr. Chair, it might diminish the credibility of this committee. So, that is my piece, Mr. President, Mr. Chair. If we continue to listen to all his alibis and all his lies, imagination, baka mawala yung kredibilidad ng hearing na ito. Si Senador Jingoy Estrada.
para sa kaunawalan sa Pilipinas, DZRH. Ika Raymond. Ito si Raymond Datas, Mayor. Tuloy pa ba ang pag-testify ni Morales? Ipapatawag pa rin ba sa mga susunod na hearing? Meron ulit, Mayor. Sa Lunes ulit. Sa uli. sa ulit. Pero ang hihintayin lang daw doon ay si, kasi nga ang sabi, may positive daw sa COVID si dating ES Paquito Ochoa. Ayaw nga pala, ha? Nagdalo kanina. So, bibigyan daw nilang ilang araw para kasi naman 5 to 7 days, sabi nila, pwede nang lumabas. Baka sa Lunes, available na siya. Kapag humarap na daw siya, maaring tapusin na ni Senator Bato yung kanyang hearing mayor. Maraming nagulat, ba't nadawit ang pangalan ng dating Executive Secretary Paquito Ochoa, Raymond? Yun na yung binabanggit ni Morales kasi na itong si ES Ochoa daw ang nagsabi doon sa kanyang boss dati na huwag nang ituloy yung operation against doon nakita yung pre-operation report na ang target ay si noon ay dating Senator Bongbong Marcos at actress na si Maricel Soriano. Siya daw yung nagsabi mismo na huwag nang ituloy yung operation, yung target na condo dyan sa Rockwell sa Makati City, Mayor. Nabanggit yung pangalan niya, pinigilan yung operation. Kaya yung doon si Senator Chis Escudero kanina, sabi naglilitan niya si Senator Chis, sabi niya, lahat na lang ba ng pinangalanan dito, ipatatawag natin, hindi tayo matatapos dyan, sabi niya. Itong testigo natin, kung sino-sino ang pinapangalanan, yung iba nga namatay na. Idinadawit pa sa mga kwento yun. Kaya sabi niya, wala na doon sa investigasyon ng PIDEA leaks, nawawala doon sa focus, yun ang sabi ni Senator Chis kanina. Kaya dapat bumalik doon, kaya nga pati nagulat kami, pati si Senate President Sibiri, ay pumunta doon sa hearing kanina at nagsalita din. Ang kanyang hinihiling lang ay huwag lang daw mahaluan ng politika yung hearing na ito dahil ang mga nababanggit na mga pangalan ay mga malalaking pangalan kasama na ang pangalan ni ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos, Mayor. Baka ipatawag din si BBM, si Rosebud at saka si Mawanay. Ang dami naman. Ayun na nga, yun nga sinasabi. All star cast. Hindi naman na daw mukhang hanggang kay ang problema kung pupunta nga naman si Senate si Attorney Ochoa kasi pero yun ang ating malalaman pagdating pa ng Lunes dahil yun ang ipinangako ni Senator Bato na posibleng maging huling araw ng kanilang hearing dyan sa PIDEA leaks kung makadadalo si ngayon ay Attorney Paquito Ochoa, Mayor. Okay, maraming salamat Raymond. Para sa kaunawalan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dabas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Abay, dyan sa Bacoora, Cavite, abay, umuulan din. Pero maliwanag ang kalangitan. Ayan, meron daw konting kulog. Ayan, sabi ni Colonel June Arias. Ingat, baka mahabungan ng bumbuna mo, kuya. Ha? Lagi ng pandong. Showbiz tayo, Miss Thea. Lato yung oras. Heart Evangelista muling nakunan sa kanya sanang ika-apat na baby. Idetali mo, Showbiz Princess Aaliyah Ikatlo the Fourth. Miss Aaliyah. Ayan na. Dugudun. Diyos ko. Naman. Bukas ka na mag-report. Ngayon na. Ayan. Ay, nag-post ang actress at fashion icon na si Heart Evangelista na muli siyang nakunan. Sa Instagram, sinabi ni Heart na ang pagkawala ng kanyang ika-apat na anghel kasama ng asawang si Senator Chis Escudero ang isa sa kanyang biggest heartbreak. Sa kanyang liham para sa anak, tinawag niya sa pangalang Francisco. Binanggit ni Heart na handa na siyang makita ito at hinanda niya na rin ang ilang mga bagay na para sa anak. Pero biglang huminto ang tintig ng puso nito ilang araw bago ang araw ng mga ina. Pangako niya sa anak, mananatilihin niyang buo ang kanyang loob hanggat hindi pa ito nakakabalik sa kanila. Sabi pa ni Heart, pinagaan ng anak ang kanyang loob at nagpapasalamat siya rito sa pagmamahal
at pag-asa na kanyang nadama. Ito na ang pangalawang beses na isinapubliko ng fashion icon ng kanyang failed pregnancy ngayong taon. Una noong Pebrero sa kanilang anak na pangangalanan sana nilang Sophia Hart. Para sa Daytime Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Aliyah. Kaya pa natin kay Hart Evangelista Escudero. Take good care of yourself. Ito to yan. At yan na ang kabo natin pala tuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Tsaka try and try, Laka. Oh naman. Try and try and try succeed. Yes! At tsaka baka pwede rin sumay sa Obando. Yan! Oo! Ako naman po, Peya Petro Corpus. Mga balansyadong balita, susunod na Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay Karen Ouyong. Bye-bye!